Hi guys, welcome to Kusina ni Maycat. Kung ikaw ay bago, huwag kalimutan mag-like, subscribe, at click the bell button. Gagawa po tayo ng eggplant lasagna. Madali lang po ito siya gawin. Parang beef lasagna lang din yung macaroni lasagna, ganon. Nung nakarang araw, gumawa po ako ng macaroni lasagna. Ito po yung mga ingredients. Isusulat ko po yun dito yung mga ingredients na kailangan natin. Siyempre, naka-slice na po yung talong. Tapos, lagyan po natin ng black pepper at saka asin. Tsaka may mantika nga po pala. Hindi ko nasulat yung mantika. Konti lang po. Lagyan mo natin ng mantika bago natin ilagay sa fried dryer. Yun ba? Basta po. Andyan po sa video. Panoorin niyo po. Sa dry fryer. Para hindi po siya sobrang oily po yung tawag nito, talong. Ano ba? Yun po, nilagay ko na po dyan. Nilagay ko lang po sa 4 minutes po yun. Para ano, hindi po siya overcook. Kasi i-oven ko po. Ba't ako nabubulol? Lalagay ko po kasi sa oven after nyan eh. Sorry po, nabubulol ako. Hindi po siya overcook. Tapos lalagay po natin dyan sa Birex. Bago mo ilagay yung talong, lagyan mo muna ng liquid cream. Konti lang. Para hindi siya sa ibaba. Para hindi walang kutong. Tama ba? Kutong. Tapos lagyan natin ng cheese. Kasi ganyan. Hindi yung gamit ko po ng cheese. Ano po yan? Eden crab. Wala po kasi kung mozzarella na ganyan. Kaya ganyan yung gamit ko na cheese. Habang niluto po natin yung iba pong talong kasi hindi po lahat nilagay ko dun sa machine. Lulutuin muna natin yung dinilim. Tapos syempre lagyan natin ng mantika, konting mantika lang. Tapos bawang, sibuyas, at kasunod niyan, kanina, tsaka yung bell pepper, yung sili lagay natin. Guys, pag wala kayong hindi naman kailangan talaga na may sa atin kasi hindi uso yung mga spices eh. Wala tayong cumin, coriander powder, yung mga ganyan. Hindi na kailangan kasi okay na tayo sa asin at saka sa bitsini at saka sa tomato sauce. Dito kasi kailangan kasi nila ng mga ganyan spices eh. Ewan ko ba, ba't gusto ko nila yun? Hindi po kailangan ha. Okay lang po na wala yung mga spices na yun. Yung paprika. Siyempre black pepper kailangan talaga para hindi po malansa yung mga paprika, cumin, isa coriander seeds, coriander powder. Yun po yung ginamit ko. At saka gumamit din po ako ng ginger powder. Nilagay ko na po yung mga spices na kailangan dyan. Konti lang, hindi lang madami. Hindi ko na sinukat-sukat. Tinatansya-tansya ko na lang. Kasi kung sinukat, ganun din naman yun. At saka, konti lang din naman yung niluto natin. Kaya, tansa-tansa na lang po. Tsaka may isang maji po yan nilagay ko. Tapos maya-maya, lagyan natin ng sili, ng bell pepper. Salo-halo na lang po. Tapos lagyan natin ang tomato paste. Yan na po. Konti lang, hindi ko inubos yun. Siguro mga kalahati lang yung nilagay ko dyan.
Sinagin ko siya ng konti ng liquid cream. Para lalong sumarap. Na po siya, chili flakes. Nilagyan ko po siya, konti lang yung nilagay ko. Para medyo maanghang. Medyo lang ha. Ito na po yan. Nakaibig lang yun. Para madali, mahaba kasi. Tapos lagyan natin sa gitna. Pagkatapos nyan, yun, lagyan natin yung talong. Spread lang. Cheese na naman. Tapos pagkatapos yan, lagyan na naman natin yung talong sa ibabaw niya. Tapos, yung ginamit ko na sa ibabaw na cheese, ano yun? Mozzarella na slice. Yun lang kasi meron kami dito eh. Tsaka konting cream lang din. Pagkatapos ng cream, ayun na po yung mozzarella cheese na ano, slice. Ayan po, nilagay ko na po yung mozzarella. Pwede yung mozzarella na ano ha, yung isang mozzarella, tawag mo to. Basta yun na po yun. Tapos wala kasi kami ng kaya slice na yung ilan ko. Nilagay ko dyan. Ganyan lang po, kumukuluto po siya. Ito na po ang ating eggplant lasagna. Huwag po kalimutan na subscribe, like, and click the bell button. Thank you po, kasi nanimikat. Thank you.